Common question, tropa. Bakit daw pag naghahanabi sila eh mahina yung damage? Baka naman mali yung itemization na ginagawa mo, tropa. Kaya naman sa video na to, pag-usapan natin yung different items sa pang-counter sa mga defense item na kahit ano. Katulad ng anti-kiras, blade armor, curse helmet, guardian helmet, etc. Dinig ko na yata yan. Simulan natin yan, tropa, doon sa pag-analyze kung ano nga ba yung dapat na item na pang-counter sa specific defense item. Kasi nga, hindi porket defense item, pare-parehas na yung item na pang-counter dyan. Meron talagang na-specify na item na maha-counter yung specific defense item na yun. Iyokay ng example, halimbawa, Guardian Helmet and Curse Helmet. Alam naman natin na yung attributes niya o yung basic attributes is more on HP, di ba? Pinapataas niya yung HP kung sino man yung gamit nun. Meaning to say, kailangan mo ng item na kaya mag-provide ng mataas sa damage na matataas yung buhay. Ano ba yung mga item na yon? Pinaka-best option dyan, tropa, is DHS. Kung di mo pa alam to, panalo ka dito. As in, Demon Hunters for this class, kaya mag-provide na additional 8% depende sa current HP ng kalaban mo. Mas mataas yung HP ng kalaban mo, mas maganda, mas mataas yung kaya niyang i-provide na damage. Kasi habang tumataas yan, tumataas din 8% na nakuhuha niya doon, di ba? O baka malito pa kayo, tropa, bigyan ko kayo ng simple math na explanation doon. Halimbawa, yung buhay ng kalaban mo is 100, ng 8% noon 8. So ang makukuha mo additional damage doon sa DHS mo is 8 kasi nga 100 lang yung buhay ng tinitira mo. Well, kapag 1,000 naman yung buhay ng tinitira mong kalaban, isang 8% ng 1,000 is 80. So, di ba? Tumataas yun habang tumataas din yung buhay ng kalaban mo. As simple as that, tropa. Pangalawa naman sa listahan natin na pang-counter sa mga high HP heroes o sa mga defense item na nagpo-provide na additional HP, tropa, is si Halberd. Pero ito, kailangan mong alamin yung effect niya. Kasi meron niyang two different passive effect. Yung isa is nalilesen niya ng 50% yung heal and shield effect yung mga kalaban mo, di ba? Kapag tinatamaan mo sila. Well, yung isang passive naman ng si Halberd tropa is additional 8% din na damage. Pero merong catch to. Sa mas mataas yung extra max HP sa'yo. So, meaning to say, kapag mas mababa yung extra max HP niya, eh hindi gagana yung isang passive niya na yun. So, yun yung kailangan mong i-consider. Pero kapag mga tank naman niyang makakalaban mo, tropa, eh wala ka lang iisipin. Mas mataas talaga yung extra max HP niya sa'yo, di ba? So, gagana at gagana yan, yung si Halberd and DHS combination. Kaya pinagsasama ko din lagi talaga yan. Lalo na pag mayroong mga Mino, ganyan. At syempre, punta naman tayo dun sa mga high physical defense item lang, katulad ng anti-kiras at ng blade armor. So, paano nga ba ika-counter yun? Napakasimple lang yan, tropa. Isang item lang yung sasagit dyan sa problema mo na wala ang damage sa mga high physical defense na heroes, tropa. Sagot dyan is Malefic Roar. Bakit Malefic Roar? Kasi meron yung mataas na physical penetration. So, to be specific, meron siyang 20 physical penetration na additional sa stats mo. Tapos meron pa yun passive na additional physical penetration din. Ganun lang siya asimple, tropa. Pwede mo ang pagsama-samahin yung tatlong yan, lalo na pag yung mga item ng kalaban mo is both physical defense and HP item, di ba? Like, meron siya anti-kiras, meron din siya ang guardian helmet. Pwede mo ang pagsama-samahin yung tatlong yan, walang problema. Hindi ka naman mumblema na walang damage yung hanapin mo. Baka may magtanong para sa inyo, tropa. Anong ipaprioritize nilang i-build? Siyempre, bigyan ko na rin kayo ng tip. Prioritize siya talaga i-build is DHS or Demon Hunter Sword. Kasi gumagana 8% niyan sa lahat. Bukod doon, meron pa yung isa pang passive na meron siyang lifesteal, di ba? So, magbe-benefit ka talaga doon. And another thing, tignan mo yung kalaban, i-analyze mo kung ano ba talaga kailangan mo. Halimbawa, merong Angela, merong Estes, merong Mino. Pwede mong i-prioritize din na pangalawa sa DHS is si Halberd. Yung Malefic Roar is situational kay Hanabi yung tropa. Halimbawa, meron silang
dalawang tank or sabi mo na yung dalawang hero sa kanila nag-build ng Antikiras yun. Pwede mong gawing option yon na mag-build ng Malefic Roar. Kasi minsan kailangan natin yung slot sa Winchan, kaya naman Immortality, diba? So situational talaga yung pag-build ng item. Pero again, palaking tulong pa rin to kasi alam mo nang i-counter yung mga different classes na ang defense item, diba? So may idea ka na kung ano ba yung dapat mong i-build para hindi ka nagkukulang ng damage and nagagampanan mo pa rin papa early, mid to late game yung trabaho mo. Kasi trabaho ng marksman yung mag-provide ng malaking damage lalo na sa halash tropa. And kapag di tama yung itemization mo is nagkukulang ka dun. So yun lang mga tropa sa ngayon, sana nakatulong tong video na to. Kung nagustuhan mo yung video na to, syempre mag-follow ka na, share mo na rin sa mga tropa mo na hindi pa alam yung pag-itemization na ganun or paano i-counter yung mga defense item na yun. Napakasimple na lang to sa iba, pero sa iba kasi malaking tulong to. So again, maraming salamat sa inyong lahat. At yun, panalo na naman tayo, di ba? Victory! Ha 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 ha!